Ito yung ginagamit ko. This is the Skin by John Robert Powers Soothing Day Cream. Ayan siya. So, you can use this as a primer din. Mukha lang siyang hindi ganun ka-pigmented. Pero kapag nilagay mo na siya sa cheeks mo, pak na ang kulay niya, besh. Kasi ito sa akin, like, ay! Oh my God! Didikit ko na lang yan later. Oh, dito yung makeover! Chamis, welcome back to my channel. And for today's video, is share ko sa inyo yung mga most used makeup ko. Ever since natuto akong mag-makeup and yun, ever since natuto akong mag-makeup and tsaka yung ibang mga tinatry ko na makeup tapos sobrang nagustuhan ko sila. So yun, sila na yung madalas kong ginagamit. And lalo na kapag tinatamad akong mamili kung ano yung makeup na gagamitin ko for today. So, yung favorite ko na yun is yun na lang yung gampot. Actually, hindi naman siya totally favorite, pero madalas ko talaga siyang gamitin. Like, almost everyday na nagme-makeup ako. Kasi nga makeup ako, pag, lalo na pag going to office, para hindi tayo mukhang, ano yun, mukhang maputla, mukhang may sakit. Kasi before, nung hindi pa ako natututong mag-makeup, yun lagi yung sinasabi nila sa akin na, pa daw ako maputla, ganyan. So, kaya ako natutong mag-makeup. Actually, noon pa lipstick lang ako kalimay. Kasi nga, magkakulay lang ba? Ganyan. Pero, syempre, alam mo na, babae, nag-evolve yan. Kaya dumadami yung mga kumanik-anik na gustong itry. So, pasensya na medyo nagpapawis yung face ko kasi hindi ko tinapat sa akin yung electric fan kasi nga maingay. So, start na tayo, guys. Okay, so start tayo guys with the moisturizer. Of course, hindi mawawala ang moisturizer. Yung madalas kong gamitin guys is itong Eye White Korea Aqua Moisturizer Whitening Vita. Pangalawang tube ko na to guys. And nung una, tinatry ko yung mga sachet-sachet lang muna. Kasi baka mamaya ma-irritate yung skin ko o ganyan. So, sobrang nakakatuwa yung Eye White Korea kasi meron silang sachets muna to try. Para kapag hindi mag-work sa'yo, hindi naman sayang yung nakatube, diba? So, ayan siya. Pangalawang tube ko na to. And sobrang gustong-gusto ko talaga to. Kahit nga minsan pag di ako nagme-makeup, skincare lang, moisturizer, ito yung ginagamit ko. Madalas. Actually, meron pa ako ditong isang ginagamit na moisturizer, pero hindi siya actually moisturizer. This is a cream. Ito siya. Na-review ko na din to, guys. So, if you want to check yung review ko dito sa skin, na to. And, ano to? Rejuvenating Night Cream. Ilagay ko na lang sa card yung link. Sobrang gusto ko yan, guys. And ginagamit ko to minsan kapag before ako mag-skip. Pagkatas ko mag-skip. Kasi siya pinupunasan ko yung nose ko, ah. Kasi pawisin talaga yung part na yun. Okay, so, next one is yung sunscreen. Hindi mawawala ang sunscreen, lalo na kapag may morning ako lalabas. Kasi nga, night shift ako sa office. So, kapag night shift ako, hindi na ako nagsasunscreen. After ko mag-moisturizer, is diretso na ako sa base or primer. Pero kapag lalabas ako, like may family day kami ng anak ko and yung boyfriend ko, tapos sa bahay, uwi ako sa bahay ng mom ko, or kahit anong mag-run ng errands, ayan. Sunscreen lagi yung ginagamit ko. Eh, minsan hindi na ako nag-makeup, lalo na pag errands, so sunscreen na lang. Okay, so ito yung sunscreen na ginagamit ko recently. I mean, before, hindi talaga kasi ako nagsasunscreen. Ewan ko ba? Hindi na ako nagpapayong. Sobrang hindi ko inalagaan yung skin ko before. Pero ngayon, ito yung ginagamit ko. This is the Skin by John Robert Powers Soothing Day Cream. Ayan siya. So, you can use this as a primer din, guys. Actually, na-try ko na itong gamitin as primer. And sobrang okay siya. Hindi, even yung pagpapawis ng dito na part, nawala. Sobrang okay ito, guys. Kaya lang, medyo madami pa ito. Ayan, kasi nga, morning ko lang ito ginagamit. So, ayan siya. Unlike dun sa yung kapartner nito na Rejuvenating Night Cream, yun, as in, na-hit ko na yung ilalim. Kasi, almost everyday ko yung ginagamit. Kapag matutulog ako. So, let's go to primer na, guys. Ito yung madalas kong gamiting primer. This is the No Shine Mattifier by Quick FX. So, ayan siya. Wala na to. Andito na lahat siya sa taas. So, ito yung madalas kong gamitin. Actually, before,
ang ginagamit ko before na primer is yung Benefit na Fully Green. Kaya lang, guys, ang mahal kasi noon. Tapos, maliit lang siya. So, syempre, kung everyday mo din gagamitin, ayun, sayang lang, diba? I mean, maganda yun, super. As in, kaya lang, yun nga, medyo pricey. So, naghanap ako ng mas abot kaya. Ayan siya, this one. Meron itong nakatube, guys, pero mas prefer ko bumili ng nakaganito. Hindi rin naman kasi ganun kadami ako mag-primer, kaya parang nanginayang lang din ako bumili ng nakatube. Kaya ito na lang binili. Anyways, let's go to the base. So, eto siya. Yung base ko is dalawa. Ito yung dalawang madalas kong gamitin. Though, hindi ako pala foundation. So, more of a BB cream lang ako. Or, minsan nga tinted moisturizer, tinted sunscreen lang. Pero, bigyan ko na rin kayo ng sample kung ano yung ginagamit ko. So, ito yung ginagamit ko na BB cream. Yung Eye White Korea BB Holy Everyday BB Cream. This one is in the shade beige. Ayan siya. Actually, this is my first tube. And pulbous na to, guys. Kasi super taktak na ako kapag gagamitin ko to. Madalas kasi ginagamit ko before is yung sachet lang. Kasi nga, hinahirapan ako maghanap ng tube nito sa Watsons. Hindi ko alam, nakatatlong Watsons yata ako nun. Wala akong nakita, puro sachets lang nung beige. Tapos, puro tube naman ng light. Hindi naman ako ganun kaputi. Kaya, beige yung ginagamit ko. So, ayan. Nung nakakita ko sa Watsons, isa, bumili na ako ng isa. Then, paubos na din to. So, next Watsons haul ko siguro. Bibili na ako ng tube ulit. Tapos, sa, ano naman guys, sa foundation, ang madalas kong gamitin is itong Maybelline Matte Plus Poreless na foundation, yung Fit Me foundation. And I'm in the shade 128 Warm. As you can see, wala pa masyadong bawas kasi hindi nga talaga ako hiling mag-foundation. So, BB cream lang, okay. Kasi nga powder, masaya na ako eh. Okay, so next one is powder. Tama ba? Yeah, powder. So, tatlo itong powder na madalas kong gamitin. Actually, marami akong powder dito. Mahili kasi talaga ako sa powder, guys. So, kasi talagang mattified yung face ko. Since pawisin nga yung mukha ko. So, lang siyang tuyo. Ganun. So, start muna tayo sa pressed powder. So, madalas kong gamitin is itong Detail Mineral Pressed Powder. I'm in the shade Natural. So, ayan siya, guys. As you can see naman, pud-pud na ang gitna. Ito po. Meron siyang puff. Ito. Pero hindi ko to ginagamit. Nandiyan lang siya. I use powder brush. Ang dumi na ng powder brush ko. Ayan siya. O, diba? Dugyutin na. Mamaya pa lang ako kasi maglilinis ng brushes ko. So, ayan siya. Ito yung ginagamit ko for puting powder sa face ko. Ito siya. So, ayan na siya. Sobrang favorite ko to, guys. Kasi, ewan ko, akma lang talaga siya sa kulay ko. Kaya, ayan. Sobrang gusto ko to. So, here. Another one naman na powder is itong loose powder. So, mapunta na tayo sa mga loose powder, guys. Ito is yung Detail Makeover Mineral Loose Powder. And I'm in the shade Natural. So, ayan siya. Konti na lang din. So, ayan siya. May mirror, guys. Ito, gustong-gusto ko to, guys. Actually, meron akong review nito nung naka-bundle siya. Kalimutan ko yung pangalan ng bundle na yun. So, if gusto nyo mapanood, lagay ko na lang din sa card yung link or dun sa end screen ng ating video. Tapos, meron siyang puff. Ayan, so, pasensya na yan, o. See, gamit na gamit, lugyot na cabbage. So, there. Tapos, ayan yung powder. Kaya lang, guys, ang problem ko lang dito is kapag ka tinaktak mo siya ng gano'n, malalagay sa salamin yung powder. So, medyo dumiyot. Ginagawa ko na lang is, I'll open this. Ayan siya. Tapos, kukuha na lang ako ng lalagyan. Or, minsan, tataog ko na lang gano'n. Tapos, lagay na sa face. So, ayan siya. This is not sponsored by Detail Makeover pala, by the way, ha? Gusto ko lang talaga yung mga powders nila, guys. Kasi, super. Even yung lipsticks nila, guys. Gustong-gusto ko din talaga yung mga lipsticks nila. So, there. The makeover, baka naman, charot. Anyways, let's go to my last powder na
madalas gamitin. This is the Althea Korea Petal Velvet Powder. This one is the translucent one. Medyo mahirap itong hanapin, guys, kasi nga this is an Althea exclusive. Pero madaling bumili sa Althea Korea na website. So you just need lang to wait kasi isi-ship pa nila yun from Korea going sa bahay nyo. So, ito siya. Sobrang cute ng packaging niya, guys. Frosted to na parang plastic. Ayun siya. Sobrang ganda. Tapos yung matte yung feel ng kanyang takip. Tapos meron siyang puff. Ayun siya. Medyo lamina. Kadugiyutan na din ng kaunti. Tapos, ayun siya. This one is a translucent. Meron tong tatlong shades. Yung isa is yung lavender ba yun? Medyo pink siya. Yung kulay. Tapos yung isa naman is yung natural na shade. So, ito. Pero ito yung sobrang gusto ko. Actually, hindi ko talaga to binili ng, as in, ito talaga yung pinili ko. Nakuha ko to from mystery box nila. Yeah, mystery box. Tapos, yun, if gusto nyo palang mapanood yung mystery box na nakuha ko from Althea Korea, I got two items. Ito, tsaka yung isang nilang lipstick na parang magic lipstick. So, yun, lalagay ko na lang din sa card yung link if you wanted to watch that. So, ayan siya. Ito, nakuha ko. And sobrang natuwa ako sa nakuha ko, guys. Kasi syempre, mahilig ako sa lipstick. Tapos yung lipstick pa yung nakuha ko. Tapos yung ito, powder. Nung kinamit ko to, guys, as in, ang tagal ng makeup sa face ko na hindi talaga siya nagpawis. Ayan, hindi. Actually, kasi gumagamit ako ng blotting paper, not to blot oil. Pero, to blot yung pawis dito sa part na to. So, yun, hindi nagpawis. So, hindi ako gumamit ng blotting paper for that day nung ginamit ko to. So, ayan, sobrang gusto ko din to. Tapos, let's go to pangkilay. Yan, pangkilay. Sobrang. Dalawa lang yung madalas kong gamiting pangkilay kasi super pigmented nilang dalawa. And sobrang creamy ng consistency na hindi masakit sa kilay kapag kaginaglide mo. Kasi yung ibang pencil kasi matigas. And more of a pencil type pala ako magkilay, guys, ha. So, if di nyo pa napapanood yung previous video ko on how I do my kilay, na medyo may pagka-weird. So, ayun, pinakita ko dun yung holy grail ko when it comes to pangkilay. Kasi dun talaga ako natuto, guys. As in, tinry kong magkilay before. Sobrang kapal ng gawa ko ng mga Betty LaFea. Pero alam mo yun, hindi ko talaga tinigilan ko at first. Tapos, nag-makeup class pa ako dun para lang matuto on how to do my kilay. Tapos, ayun na nga. Natuto ko with the use of this pencil. So, ito siya, guys. This one is yung EB Advanced Perfect Eyebrow. So, eyebrow pencil to. And this one is in the shade Dark Brown. So, I know, sobrang linggit na niya, guys. So, wala nga lang tong spoolie. Meron lang siyang mini comb dito sa dulo. Pero, ayan siya. Sobrang linggit na nito, pero ayoko pa rin siyang itapon kasi this is my first pencil na sobrang natuto talaga ako magkilay. Pero, don't worry, guys, kasi meron na, bumili na ako actually nung nagpunta ako ng Watson's. Meron kasi akong binalikan na face mask doon, tapos nakita ko to. Ito, naalala ko na kailangan ko nang bumili. Pero hindi ko pa rin itapon to kasi sobrang magagamit pa to. So, ayan siya. Hindi ko pa binubuksan to, guys. By the way, this one is in the shade, ayan, dark brown pa din naman. Nabura na kasi yung dito, nakasulat yung maliit. So, 75 pesos lang to, guys. And, marirecommend ko to sa mga beginners na gustong matutong magkilay. Sobrang effective nito, guys. So, kahit magaang yung kamay mo, yung pigment nandun. Kaya, if mabigat naman yung kamay mo, ingat-ingat lang din kasi sobrang pigmented nito. And, another one na pangkilay na gusto ko is itong Miniso na saan ba yung sulat? Nabura na. Triangle Automatic Eyebrow Pencil. So, ito siya. Tapos, retractable, guys. Naku, konti na lang. Kayo na pa ako ikot-ikot. Ayan na lang siya. Ayan, madami din to, guys. This one is 99 pesos. Konti na lang pala siya. So, I need to go back na ulit sa Miniso to get this. Actually, may mga ibang pangkilay pa ako dito. Pero, this talaga yung as in if tatanungin mo ako kung ano yung marirecommend kong pangkilay, itong dalawa talaga na to, guys, lalo na to.
Pero yun nga, kailangan mo ng separate spoolie and ng pantasa. Pero ako okay lang naman. As long as maayos kung nagagawa yung kilay ko. So, ayan, again, this one's 99 pesos. This one is in the shade dark brown din. Kasi yung buho ko, guys, hindi siya pure black. So, may pagka-brown siya. Tapos, itong ilalim kasi, pina-bleach ko yan. So, medyo nag-lighten. Kaya, dark brown yung ginagamit. Okay, guys, nakalimutan natin yung concealer. So, eto siya. Isa lang yung, actually, dalawa yung concealer ko dito. Pero, eto yung madalas kong gamitin. This one is the Maybelline Fit Me Concealer. And I'm in the shade 20 Sand. Yan siya. Meron ako actually tinatry na bagong concealer pero hindi ko muna siya sinama sa most used kasi nga ngayon ko pa lang siya actually tinatry and hindi ko siya ginamit ngayon guys. Gusto ko itry siya outside kapag lalabas ako and today naman kasi siyan filming day ko lang. So, ito siya. Ito yung madalas kong gamitin. Tapos, let's go to the eyeshadows naman. Hindi ako mahilig mag-eyeshadow, pero if gusto ko lang yung monotone lang, isang kulay lang, magkakulay lang yung eyes ko before ko lagyan ng eyeliner. Ito yung ginagamit ko, dalawa. Actually, meron ako dito ng iba pang eyeshadows na palette, pero since hindi nga ako mahilig yung madami masyadong color sa lids, is itong dalawa lang yung madalas kong kinukuha or dinadala sa kit ko kapag kaalis ako. So, ayan siya. Dito muna tayo sa una. This one is the Pink Sugar Eyeshadow Quad and the shade Cafe Latte. So, I don't know kung may iba pang shade nito or may iba pang variant nito. Kasi, nakuha ko to dun sa bundle, yung kay Mama Ann, yung unang bundle niya nun sa Lazada. So, ayan, kumuha ko nito. Sobrang gustuhan ko kasi siya. So, as you can see, hindi siya masyadong gamit. Ito lang masyado nadudot. Ito, tsaka ito. Itong dalawa. So, kasi nga, isang color lang talaga yung ginagamit ko sa lids. Magkakulay lang siya. So, ayan. Madalas itong may shimmer para naman, alam mo yan, buhay yung eyes natin. Ayan siya. Pasensya na. Nakita na yung mga stocks ko ng pagkainin sa dulo. Anyway, there. Ayan siya. I don't know kung magkano to in retail since sa bundle ko nga siya nakuha. Pero, nalagay ko na lang sa screen yung price pag nalaman ko. Okay, next one is this Nature Republic Provence 3 Magic Step Eyes. So, ito siya. Pasensya na, madumi na siya. White yan actually. Kasi ito yung madalas ko talagang ginagamit. Ever. Nagpunta ako noon, dati sa ibang bansa pa nga, ito lang yung dala kong eyeshadow. Sobrang gustong-gusto ko kasi ito. Nawala na yung applicator nito, guys. So, may salamin din siya. This one has the 3 colors. Light pink, yung pink, and yung purple. Kaya ako ito nagustuhan, guys, kasi meron siyang purple. And I love purple. So, ito pala. Hindi ko alam kung magkano. Kasi bigay lang ko sa akin ni Mama Alice. So, yan. Hi, Mama Alice, kung nanonood ka. Yan. Thank you so much for this. Sobrang gamit na gamit ko talaga to guys. As in, kapag gusto ko yung light color lang, pink-pink lang yung babayang kulay. Ito talaga guys yung ginagamit ko. So as you can see naman, di ba, yung drawing niya, or yung naka-print dyan, wala na, ayan o. Kasi yung super na dot ko na talaga ng bonggang-bongga. So ayan, so hindi ko sure kung ma-research ko kung magkano to guys. Pero there, galing pa kasi to ng Hong Kong, kaya hindi ko na talaga alam kung magkano to. Okay, so next one, let's go to eyeliner. I have 4 eyeliners here. Ayan, sa baba kasi lahat ng mga makeup na madalas kong gamitin. So, inipan ko siya dito. So, I have 4 eyeliners. Mahilig kasi talaga ako sa eyeliner. If matagal ka ng viewer ko, or ever since nag-start ako ng YouTube is nandiyan ka, alam mo na eyeliner and lipstick girl ako. So, let's go first dito sa pinaka-favorite kong eyeliner. This one is the Miniso Double and Thick and Thin Liquid Eyeliner. So, ito is pangalawang bili ko na, guys. Last, yung unang bili ko nito is nag-last siya for more than a year. For 1 year. Yun, mang ganun, 1 year. Tapos, naunang naubos yung thin kasi yun yung madalas kong ginagamit. So, ayan, pangalawang bili ko na to and pinakita ko din to sa Miniso haul ko.
Before binili ko nung yung unang bili ko nito, 119 pesos lang. 119 129 pesos, mga around ganun lang. Pero guys, nung bumili ko nito recently, 179 pesos na siya. I don't know bakit nagmahal siya. Pero okay pa din naman kasi this one is my favorite eyeliner. Another eyeliner is itong Detail Makeover na liquid eyeliner ng MAC. May glossy din yata nito. Pero this one is 149 pesos. Tanda ko yung pressure nito guys kasi sobrang gustong-gusto ko to. Ayoko kasi sa eyeliner yung nag-transfer sa eyelash curler after mo maglagay na yung eyeliner tapos mag-eyelash curler ka. Ito-transfer doon yung pigment ng eyeliner. Pero guys, eto palang Miniso. Mind you, is nagta-transfer to. So, if ever, patuyuin mo muna ng bonggang-bongga bago ka mag-lash curler. Pero this one, guys, kaya ko pala ito gusto kahit nagta-transfer siya. Kasi sobrang pigmented nito. Kasi unang swipe lang, isang swipe lang, okay na. Tapos, ang ganda ng tip pala nito. Ayun, sobrang nipis ng tip niya, kaya madaling gumawa ng wing dito, guys. Sobrang gustong-gusto ko to. Tapos, ito namang Detail Makeover. Ang nagustuhan ko dito is, never siyang nag-transfer sa lash curler and madali siyang mag-set. So, gustong suha sa yung mga ganun na madaling mag-set na eyeliner. Kasi ayoko yung pag dunilat ka, yung magkakaroon na dito ng nakaganon eyeliner ng mukha. Ang pangit, diba? So, gusto ko yung madali rin matuyo. So, ayan yung tip nito, guys. Manipis din siya, pero you need to dip it again kapag ka wala nang pigment dun sa dulo ng tip. Kasi ito, pentel type siya. So, yan. Meron at meron siya. Pero ito kasi you need to dip it again. Another eyeliner is itong bago lang ng Maybelline Line Tattoo Crayon Pen. Actually, may review na rin ako nito kasi pinadala nila ako ng ganito to try before yung launch. But before to ma-launch. So, yan. If gusto nyo mapanood, lalagay ko na lang din sa card yung link or sa end ng video natin. So, ayan siya, guys. This one is retractable. Ayan siya. And this is waterproof, smudge-proof, sweat-proof, guys. And sobrang tagal nito sa winner test ko to, eh. Sobrang tagal nito sa lids ko. Actually, nakatulog na ako. Pero hindi siya nag-smudge, hindi siya nabura. Andun pa din siya, kaya sobrang ganda nito. Ang ayoko lang sa kanya is yung tip. Kasi medyo makapal yung tip niya, look. Tapos, mahirap siyang gawin wing. Yun. Kapag mag-wing ka, medyo mahihirapan ka or struggle ka when using this. Lalo na kung nasanay ka sa maninipis na tip. Ayan. Pero, yun lang naman yung hindi ko masyadong bet dito. Pero, yung staying power nito, guys, ay bongga. Siguro maganda din itong pang tight line. Pero hindi kasi ako nagta-tight line, guys. Kaya hindi ko pa siya nagta-try. Last but not the least na eyeliner is itong Rire or Rire. I don't know how to pronounce it. Pero this one is kakaibang eyeliner, guys. Narinig niyo yun. Diba? May tunog siya. Pero ang alam ko, kapag tumutunog pa yun ng ganun, means pwede pa siyang gamitin. Parang nakuha ko lang yun sa mga nagma-manicure pedicure before, na kapag daw is yung nail polish kapag ginanon mo, is may narinig ka pa. It means, hindi pa siya ganun kalapot or hindi pa siya tuyo. So, feeling ko ganun din yun dito. Anyways, kaya ko ito nasabing weird, kasi yung tip, guys, is a roller. Mukha siyang pizza cutter na maliit. Ayan siya. So, nagawan ko na din to ng review, guys. And, di ko alam kung ano mauuna. Ito o yung review ko na yun. Kasi, minsan nagma-mass filming ako. So, naiipon siya. And, kung ano yung type ko for the day na i-upload. Yun yung ina-upload ko. So, there. If nauna ko nang i-upload yung review ko of this, ilagay ko na lang yung link sa card. Or if not, abangan nyo na lang yung review ko with this. Medyo struggle lang kapag maglagay kapag nasanay ka na with the felt tip. Kasi mas madaling maglagay ng eyeliner using felt tip compared to sa roller. Kasi kailangan mong i-roll yung roller. I mean, hindi mapupunta yung pigment sa lids mo kapag hindi mo na work mag-roll yung roller niya. So, papakita ko sa inyo, guys.
alam mo yung pizza cutter, hindi mo makakat yung pizza kapag hindi mo na-roll siya ng maayos. So, ganun din dito, guys. And, kailangan mo siya talagang i-roll. Ayan siya. Gusto ko rin pala dito is manipis. Ayan siya. Sobrang nipis niyang niya. Kasi guys, yung felt tip, kapag yun yung ginamit nyo, medyo may pagkamakapal. Ayan, compare. Diba? Medyo may pagkamakapal siya. So, pero ako kasi medyo makapal ako magigay talaga ng eyeliner. Kaya medyo okay na rin sa akin yung manipis para makontrol ko din at hindi ganun masyadong kumapal yung lagay ko. Totoo, medyo nag-struggle ako sa wing. Kasi nga, mahirap siya. As in, kailangan mong i-make sure na mag-roll talaga yung roller. Ayun. Pero guys, sobrang dali nitong tanggalin. As in, hindi magpumukhang panda eyes yung mata mo kapag ka tinanggal mo to. Ibababad mo lang yung eyes mo with the cotton pad na may micellar water. Ilagay mo lang siya ng ganyan ng mga ilang seconds. Tapos pag ganun mo, pag alis mo, minsan nakadikit na doon yung ano nito, yung pigment nito. And alam mo yung minsan nakaangat na siya na madaling hilahin ganun. Kasi nabubuo siya, guys. Kaya ano din, medyo ingat din sa paglalagay kasi kapag pumatong-patong na siya, parang ang heavy na niya medyo sa lids. Okay, so enough of eyeliners. As you can see, diba, ang dami kong eyeliner, apat. Okay, let's go to mascara. So, ayan. Mascara ko is dalawa lang naman yung madalas kong gamitin. Though I have like 7 na iba-ibang mascara. Pero ito talaga yung gusto ko na mascara. So, hindi ko pa natatry yung Hyper Curl. Pag napupunta kasi ka naman, nakakalimutan ko yung so. There. First one is itong EB Advanced Mascara Duo with Silicone Brush. So, ayan siya. Ito, gustong-gusto ko, guys, kasi meron siya nitong white. Ayan siya. Yung white kasi, yung ginagawa ko dito is para humaba yung illusion nung eyelashes ko. Kasi maikli yung eyelashes ko. So, lalagyan ko muna ng white and then ipocoat ko siya nitong black para mas mukha siyang humaba. So, ayan. Pero hindi ko pa natatry ito sa lower lash line kasi takot ako maglagay ng mascara sa lower lash line kasi kapag nag eyeshadow ako or nag-eyeliner minsan naluluha ako so feeling ko baka kumalat yung mascara sa lower lash line. So bilis, medyo may bilis ako magsalita. Ano, ganyan ako guys pag medyo napapasarap na yung kwento. Next one is this Maybelline Lash Sensational. This one is sobrang gustong-gusto ko to guys. Napapahaba niya yung illusion nung eyelashes ko kahit na maikli lang talaga siya. Ayan siya. Gustong-gusto ko to guys. Pangalawang tube ko na yata ito. Ayan. Hindi ka din kasi ako madalas mag mascara. Lalo na kapag ka sa office. Kasi tawag dito. Alam mo yung sobrang nakatapat ka sa PC. Tapos minsan makukusot ko yung mata ko. Kaya hindi na ako nagmamascara madalas. Kasi baka kumalat lang. Okay, so let's go now to blushes. Ayan, so before, if viewer na kita before pa. Ayan, so nasabi ko na din noon na more of a powder blush ako kasi mas nakokontrol ko yung paglalagay ng blush sa pisngi ko kapag yung powder blush lang yung ginagamit ko. Pero recently guys, I tried na using the clay blush and yung ibang type ng blushes. Kaya yun, medyo okay na. Bumalik na yung trust ko with that type of blush. So, unahin ko muna is yung pinaka-favorite kong gamitin. This one is the Nichido True Color Collection Powder Blush in Passionate Red. So, ayan siya. As you can see, guys, yung shape nung pan niya is nakikita na din. Kaya madalas ko kasi itong gamitin. And sobrang pigmented din ito, guys, ha. Mukha lang siyang hindi ganun ka-pigmented. Pero kapag nilagay mo na siya sa cheeks mo, pak na ang kulay niya, besh. And then, another one. Ay, by the way, this is 88 pesos. Hindi ko alam kung 88 pa din siya ngayon, guys. Kasi last year ko pa ito binili, actually. Ayan siya. 88 pesos. Tapos, another one is the Careline Oil Control Blush On. Last year ko din ito binili, guys. Pero hindi pa siya ganun kabawas. Tingin, pag tinignan. Ayan, kasi sobrang pigmented nito. Sinsan dot-dot lang, guys, ang pula na ng cheeks mo. Ayan siya.
This one is from the shade Tomato, Fresh Tomato. 95 pesos lang to nung binili ko sa SM Groceries. Dun sa, yeah, sa groceries ko siya nabili. And guys, mahirap hanapin daw tong Fresh Tomato. Kaya nung nakita ko, isa na lang siya. So, ayun, binili ko na din kagad. Tapos, may napansin nung isang office mate ko, guys, na kapag ito yung blush on ko, tinatanong niya kung naka-clay blush ba ako. Kasi sobrang pigmented niya na mukha siyang clay blush. And then, next one is this. May review na ako nito, guys, and sobrang nagustuhan ko to. Bumalik na yung trust ko with using other blushes in aside sa powder blush. So, ayan siya. This one is yung Sunkissed Organic na clay blush. Meron ako nito nung autumn and yung champagne. Pero yung champagne kasi is hindi siya masyadong nag show off sa skin ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero masyado kasi siyang light. Tapos sa lips naman yung autumn ko ginagamit. Try ko rin naman siya sa cheeks pero mas gusto ko siyang gamitin sa lips. So, for the cheeks, ito. So, sa blush on, this one is the Sunkissed Organic. Nabili ko to sa RMK online shop, guys. So, yun. If gusto nyong bumili, dito, guys, this one is legit. So, yun siya. Binili lang kayo sa RMK online shop. Meron sila sa Instagram din, guys. And then, last, blush. Sorry. And tinitingnan ko kasi yung lipsticks, eh medyo madami-dami din yung lipsticks dito. Is etong Colorette Punch Color Snap. Ayan siya. Eto, this year ba? Kailangan nakatingin lang talaga yun. Sorry naman. This year ko lang yata to na try. Or last year pa. This year yata. Pero may review na rin ako nito, guys. Yung Morena Babe na kit. Ito yung ginamit ko for the cheeks, guys. And sobrang nagustuhan ko siya. Ayan siya. Nadot-dot na yung gitna. There. Sakit na kasi ako kumukuha ng product. Ayan siya. Parang nag-crack na siya. Ayan siya. So, sobrang dali nitong i-blend sa cheeks. Una, natakot ako, guys. Kasi baka mamaya magmantsa na naman ulit kapag ginamit ko sa cheeks yung mga gantong consistency ng blushes. Pero ito, since this one is a dewy multi-stain na product, sobrang dali niyang i-glide sa cheeks. Kaya yun, nagustuhan ko. And pigmented to, guys. Ingat-ingat lang sa paglalagay. Kasi ginamit ko to una para i-try sa lips ko. Kasi at least sa lips lang. Hindi ganun ka mukhang sinampal yung bisngay ko kapag ito yung ginamit ko sa cheeks. So, ginamit ko siya sa lips. And nagulat ako dun sa pigment niya sa lips ko. Kaya nung ginamit ko siya for cheeks, sobrang nag-ingat ako maglagay. Kasi nga, sobrang pigmented. So, let's go now to lipsticks. Finally, nasa lipsticks na tayo, guys. Ito siya. Ayan siya. Medyo parang pinong haba na nitong video na to. Sorry, guys. But I just really wanted to share to you yung mga madalas kong gamitin. Kasi may mga nagtatanong na din sa akin na mga friends ko and iba office mate ko kung ano yung ginagamit ko na ganito, ganyan. So, gusto ko na din lahatin para if ever meron ka din kayong questions, ayan siya, masasagot ko na din. And if meron pala kayong questions regarding doon sa certain products na mga binanggit ko, comment lang kayo sa baba. Like kung okay ba siya sa oily skin, okay ba siya sa dry skin. Ngayon ako kasi, guys, yung skin ko is normal skin type, minsan dry. Pero hindi ako nag-oily skin, pero yung dito ko is sobrang pawisin talaga. So, ayun lang. Let's go na to lipstick. First, guys, is itong super favorite ko talaga na Maybelline Powder Matte. This one is in the shade Touch of Nude. So, ayun siya. So, swatch ko na din siya, guys, para sa inyo. So, ito siya. Ayun siya. Diba? Sobrang ganda nito, guys. Sobrang pwedeng-pwede siya for everyday. Eh, ang nito sa lips. Kasi powder matte siya, so hindi siya yung mabigat na feeling sa face, ay sa lips, na parang wala kang suot na lipstick. So, ano siya. Another one, guys, is itong Colorette na lipstick, which is in the shade Sahara. Ito yung gamit ko ngayon. Medyo kulay paso siya na nude. Ayan siya. So, ayan siya, guys. This one. Ayan. So, ito, yun nga, nakuha ko din to, guys, dun sa
bundle ng Morena Babe na kit. Ayan siya. Dalawang lipstick yung included doon. Yung isa is yung Porsche, which is more of a darker shade. Pero yun, mas nagustuhan ko kasi yung nude. Pero gusto ko din yung pagka-red nun, guys. Kaya lang mas more of nude kasi ako everyday, yung mga everyday use ko yun. Another one pala is itong mousse lipstick na detail makeover. Ayan siya. Sobrang shala ng lalagyan nito, guys. So, diba? Dipindot siya. So, there. Ayan siya. This one is in the shade truffle. So, isuswatch natin siya. Ano ba ba? Medyo nag-ingat ako dito, guys. Kasi natatanggal na siya sa lalagyan. Ayan siya. Medyo, ano na siya, fragile na to. Last year po kasi ito sa akin, like... Ay! Oh my God! Didikit ko na lang yan later. Oh, dito yung makeover. Oh well. I can still use you naman. Panangan natin siya. By the way, ito yung shade niya, guys. At ayun siya. Magkamukha sila nung Sahara, guys. Halos, no? Ayun siya. So, ano ba yan? Detail makeover. Another lipstick pala, guys, is ito. Ito yung nakuha ko sa Alfea Korea din. Na kasama dun sa mystery box. Ano ito nalagyan ng ano? Nagkaroon ng mancha, guys. Oh, feeling ko dun sa roller eyeliner. Oh my gosh, namanchahan na siya. Anyways, ito yung dalawang nakuha ko dun sa mystery box ng Alfea Korea. So, ayan siya. This one is yung Petal Velvet Powder. So, dito na tayo. This one is the Fluorescent Lip Glow by Glam Fox. Tapos, this one is a magic lipstick, guys. Wala siyang shade name. Shade number lang. This one is GL04. And purple yung bulaklak face. Oh, sobrang cute. Favorite ko pa naman yung purple, kaya ayan siya. Tapos, kapag ginamit mo to, guys, is magiging pink. Ito ko na nalagay sa medyo light na part ng skin ko. Ayan siya. Ayun o, nagiging pink siya. Pero light lang, guys. So, ginagamit ko to kapag gusto ko lang na magkakulay ng konti yung lips ko. Ayoko nang may lipstick na halatang-halata yung kulay. So, ayan siya. Super light lang, guys. Pero sobrang ganda nito. And sobrang bango pa ng amoy niya. And now, let's go down to dalawa na to. First muna itong EB Advance Lip Define Matte Matic Lipstick. This one is in the shade Stark Mauve. Sobrang gustong-gusto ko yung kulay nito, guys. Diba? Ano lang siya, na parang nude pink na medyo dark ng kaunti compared dito sa Maybelline na powder matte. Ayan siya. So, as you can see naman, iba na yung shape niya. Ayan na yung dulo niya po. Kasi, ayun nga, madalas ko din itong gamitin. This one pala, guys, nagtatransfer to, pero nagtatagal to ng bongga. Kahit uminom ka ng kape, ng tubig, ng tea, for a day, hindi siya mabubura ka agad. Sobrang long-lasting to, guys. And last but not the least, is super favorite ko na ColourPop Ultra Satin Lip. This one is not matte, guys, ha. Nagtatransfer to. Pero sobrang gusto ko to kasi sobrang ang daming nakakapansin na kung ano daw yung shade ng lipstick ko kapag ito yung ginagamit ko. Actually, paubos na nga to. Pero I don't know paano bibili kasi sa ColourPop ko pa talaga to binili. This one, guys. I don't know, parang iba yung shade niya when it comes to skin. Pero kapag sa lips, sobrang ganda nito, guys. Even ako, nung nakita ko to, nung sinwatch ko sa lips ko, sobrang nagustuhan ko siya. Kaya favorite ko na to noon pa. And ang daming nagtatanong talaga about this. So, ayan siya. Nakalimutan ko na kung magkano to. Nabili ko to kasi in a bundle. May kasama tong iba, na yung iba may shimmer na lipstick. Kaya hindi ko din masyadong bet. Ito kasi talaga yung tinignan ko. Kaya, yan, binili ko yun.
So, ayun lang. Yung mga madalas kong gamitin na makeup. If you have questions regarding a specific makeup na binanggit ko, comment lang kayo sa baba para mabigyan ko din kayo ng insight ko or thoughts ko about dun sa mga products na yun. Pero hindi naman ako mag-share sa inyo at hindi rin ako mag-recommend kung hindi ko talaga sila nagamit at hindi ko talaga sila gusto. So, if you guys find this video helpful in any way, please give this video a thumbs up. And also, please consider subscribing to my channel para maging updated ka sa mga future videos pa na i-upload ko. And ayun lang. Thank you so much, guys, for watching this video. I hope to see you on my next one. Bye!